Bad news po sa ating mga Pinoy boxing fans. Sa sports news article ng GMA News Online na may headline na Pinoy boxer Ol Rivera being held in California jail on battery and abuse charges. At ang news article na ito ay sinulat ito sa isa sa mga respetadong journalist sa ating bansa sa pangalan na JMC Asat. Dito nga natin napag-alaman na si Rivera ay kasalukuyan na nasa Santa Rita Jail sa California at naharap sa mga charges na battery o pambubugbog and elder or dependent adult abuse at ayon sa County of Alameda website at ibinahagi nila na itong si Rivera ay naaresto noong April 7, mga 1:38 ng umaga sa San Leandro, California. Ibig sabihin na halos isang buwan na pala itong nangyari at ayon sa source ng GMA News Online, habang itong si Rivera ay nasa kulungan, ang mga kasama niya ay nagreklamo dahil meron silang nadiskubri ang pagbabago ng makinikilos ng ating kababayan na pag-alaman na balisang balisa ito at may mga kakaibang ginagawa o kakaibang mga kilos na resulta na daw ito sa matinding depresyon na nararanasan ng ating kababayan. Kaya dahil dito, mula sa selda kung saan siya ikinulong ay inilipat ito sa isang psychiatric facility para ma-address ang kanyang pangangailangan, lalong-lalo na sa kanyang aspetong mental dahil baka naapektuhan ito dahil sa labis-labis na depresyon na dinanas ng ating kababayan. At habang ang ating kababayan ay nasa psychiatric facility, ito ay pumipiglas o pumapalag sa mga pulis o otoridad at gumagawa daw ng mga bagay na labis na nakakadisturbo sa naturang psychiatric facility. Mga kakwento, ang presiding judge naman ay nagtakda ng piyansang umabot ng $45,000 o nasa magit kumulang 2.35 million pesos at ang nakatakdang pagdinig sa charges na hinaharap ng ating kababayan ay ngayong darating na iyan na May 2, 2022 sa Wiley W. Manuel Courthouse sa Oakland. Sa mga hindi pa nakakakilala kung sino nga ba itong si Ol Rivera, ayon sa BoxRec.com, itong si Rivera ay isang magaling na boksingero at talagang parang machine gun ang mga suntok nito. Kaya nga bilang isang professional boxer, ang bansag sa kanya ay the machine gun. Siya ay isinilang sa Bubon Northern Summer. Siya ay 29 na taong gulang. South po ang kanyang stance. May height na 5 feet at 8 inches at may reach na 178 centimeters. Ang debut fight niya as a professional boxer ay sa taong 2011 at siya ay may kartada na 22 wins, 18 knockouts at may 5 talo. Huling nakita natin si Rivera nung lumaban siya noong June 2021 at ang nakalaban niya ay si Omar Juarez na isang Mexican-American na tinalo niya via majority decision. At itong si Rivera ay lumalaban sa welterweight division ayon yan sa BoxRec.com. Samantala, sa ating nakaraan na video ay ating pinag-usapan ang patungkol kay Josh Taylor na ang WBC ay nagpahayag na na isa lang ang mandatory title defense niya against Jose Zepeda. At kung hindi niyo pa napanood ay nasa description box po ang link kung gusto niyo pong panoorin. Bueno mga kakwento, sa sports news article ng Boxing News 24 na may headline na Teofimo Lopez vs. Josh Taylor in negotiations for end disputed at 140. Dito ibinunyag ni Teofimo Lopez na ang kampo daw nila ay nasa negotiation phase na para lumaban siya against undisputed light welterweight champion na si Josh Taylor. At mangyayari daw yan ngayong summer. Pero ayon sa artikulo ng ito, hindi pa daw sigurado na pahihintulutan itong undefeated 4 belts 140 pounds champion na si Taylor para sa isang voluntary title defense against Lopez dahil nga napag-alaman na may mga mandatory defenses din ang itinlaga ng mga sanctioning bodies. Tulad nga ngayong linggo, ang WBC ordered Taylor na simula na ang negosasyon sa number 1 WBC contender na si Jose Cepeda. At sa nakarang linggo ang WBA ordered Taylor na dapat simula na din ang kanyang negosasyon against sa mandatory challenger na si Alberto Puello. Kaya ang bakbakang Teofimo Lopez vs. Josh Taylor ay nakasalala ito kung ano nga ba ang desisyon ng WBA at WBC at kung magbibigay sila ng daan at i-hold muna nila ang mandatory fights at uunahin muna nila ang bakbakang Lopez at Taylor. Dahil kung hindi, maghintay na lang itong si Lopez hanggang 2023 for a title shot, assuming na si Taylor pa rin ang mananalo sa back-to-back mandatory defenses niya. At pagkatapos niyan, ay pwede nang ibakante ni Taylor ang WBA at WBC titles at pwede siyang lumaban kay Lopez na ang nakataya ay ang kanyang IBF at WBO belts. Marami ang nagsasabi ng mga boxing fans at pati na rin ang mga boxing experts
Kung sakalimang mangyari ang bakbakan ng dalawa, sigurado silang kikita ito ng limpak-limpak na salapi, lalong-lalo na napahihintulutan ang dalawa na maglalaban sila para sa Undisputed Championship Showdown at 140 pounds. Wala namang alinlangan na sinabi ni Lopez na ang target niya ngayon ay lumabang muli para sa isang world title fight. Gustong-gusto niya na maging Undisputed Champion ulit. Then ang goal niya daw ay maging 3-time Undisputed World Champion. Kaya talagang gagawin nila ang lahat para mangyari ang bakbakan nila ni Taylor para sa Undisputed Championship. Ang dalawang mga boksingero ay under sa Top Rank Promotions. Kaya talagang mas madali na maikasa ang kapanapanabik na laban nilang dalawa. Para sa inyo mga kakwento, magandang laban kaya ito? At sino naman para sa inyo ang mananalo? Si Josh Taylor ba o di kaya'y si Teofimo Lopez? Mga kakwento, sa Philippine boxing ngayon ay tila ba dumaan sa isang kumunoy ang ating mga mandirigmang mga Pilipino. May mga boksingerong natalo sa muling pagbabalik. Nabawasan tayo ng kampiyon, may kampiyon pang hindi nakalaban at medyo nanganganib pa na mababaklasan ng titulo. At ngayon may kababayan na naman tayong dumaan sa pagsubok. Kaya ipagdarasal po natin mga kakwento ang ating kapwa Pinoy nang lahat ng ito ay kanyang malalampasan. Pero siyempre, Pinoy boxers will bounce back again. May natitira pa naman tayong mga kampiyon at mga rising boxing superstars. Malaki ang ating tiwala sa kanilang kakayahan at galing ng ating kababayang boksingerong Pinoy ay makakamitin nila ang muling pamamayagpag sa rurok ng kasikatan. At nakakatiyak tayong lahat na kayang-kaya nila yan na makakamtan dahil marami ang nakakaalam na Pinoy lang sa kalam. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. At kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon ay baka naman, pwede niyo kong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, ay aba, gawin niyo na. Yo! Quadrada Street Time World Champion! So guys, please subscribe! Kwintong di pa naikwinto! So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! At bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong GX Gaming, kay kakwentong David Baroa, kay kakwentong Jason Campoy, kay kakwentong Binoy Emeterio, kay kakwentong Labs Gams Vlogs 21, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno mga kakwento, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan baka lang naman na ito yung mga kwentong di pa na kwento sa inyo.